lahat. Si Jesus ay nabuhay, nalain sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Sama natin sa manalamisang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy din nating pinagdarasal sa manalamisang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na overseas Filipino workers. Sasama din natin sa banal na misang ito ang lahat ng ating mga ina na nagdiriwang ng araw ng mga ina sa araw na ito. Mga kapatid, pagkatapos ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, babalik si Jesus sa piling ng kanyang Ama. Isinugo niyang Espiritu Santo na kikilos sa kanyang pangalan. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, may pagpatuloy ni Jesus ang kanyang misyon. Ang Espiritu Santo rin ay kaloob sa atin bilang kaagapay, kagalakan at lakas sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Kapiling natin ang Espiritu Santo, buksanawa natin ang ating kalooban para siya'y patuloyin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitaasan. Sa lupa'y papayapaan at sa lupa'y papayapaan.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawing mo sa masasayang araw na ito ang aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo. Kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo sapagkat hindi pa ito bumaba sa kanino man sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus at ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa, kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis. Siya'y nagaharing, may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginagawang mga kabutihan, purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon.
Humanda kayo lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit sa mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang loobin ito ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagada, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y suma sa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y nakikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na iyon na ako'y suma sa Ama at kayo'y suma sa akin at ako'y suma sa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesu Kristo.
Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Pakisabi po sa lahat ng nanay, Happy Mother's Day po. Sa Ebanghelyo natin ngayon, hinahamon tayo ni Jesus, lalo-lalo na ang kanyang mga alagad at tagasunod na mahalin natin siya. Paano natin siya mamahalin? Binigyan tayo ni Jesus ng isang kondisyon. Sinabi niya sa kanila, tutuparin ang kanyang mga utos. Tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang nais ni Jesus dito ay ang ating konkretong aksyon. Ang ating konkretong aksyon ng pag-ibig. Pag-ibig na hindi puro pangako. Pag-ibig na hindi puro salita. Pag-ibig na hindi puro matatamis na salita. Kundi hinihingi sa atin ng ating Panginoong Jesus na ipakita natin, isabuhay natin ang pag-ibig na ito. Ngayon ay araw ng mga ina. Siguro marami sa atin ay nandito sa Manila galing pang probinsya. Siguro marami sa atin rito ay ilang taon nang hindi nakauwi, hindi nakikita ang ating magulang. At marami sa ating mga magulang ngayon ang patuloy na nangangungulila sa kanilang mga anak. Marami sa mga magulang natin ngayon na kung ituring natin ibang tao. At marami sa mga magulang ngayon na ituring natin ibang tao. Marami din sa mamagulang natin ngayon na itinuturing natin parang walang respeto. Mga kapatid, kung talagang mahal natin ang Diyos, sabi ng ating Panginoong Diyos, hinihingi sa atin ang konkretong aksyon isabuhay natin, lalong-lalo na ngayon, ngayong panahon na araw ng mga ina, ipakita natin yung pagmamahal natin sa ating mga magulang. Huwag nating hayaan dumating ang panahon na uuwi tayong luhaan na hindi na natin makita ang ating mga magulang. Huwag nating hintayin ang panahon na iiyak na lang tayo sa kabaong ng ating ina at sabihin natin, mahal na mahal kita, inay. Mahal na mahal kita, ma. Pero nabubuhay ang kanilang magulang. Kung ituring nila ang kanilang magulang, parang ibang tao. Walang paggalang, walang respeto. Ang nakakalungkot. Marami sa mga magulang ngayon ang napapabayaan ng kanilang mga anak. Nakakalimutan natin yung paghihirap ng mga magulang natin na tayo'y iniluwal. Pinaghirapan ng magulang natin para tayo'y palakihin. Ngayon tayo ngayon na sa magandang estado na ng buhay, nakakalimutan nating balikan ang ating magulang at alagaan ang ating mga magulang. Huwag nating hintayin ang panahon na iiyak tayo sa harap ng kabaong ng ating ina. Ngayon pa lamang, malakas ang ating magulang, ipakita natin ang konkretong aksyon ng pagmamahal sa ating magulang na nais sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ang pag-ibig ay isang pagbabaliktanaw din sa ginawa sa atin ng ating Panginoong Jesus. Anong ginawa sa atin ng ating Panginoong Diyos?
Handa niya ibigay ang kanyang sariling buhay alang-alang sa atin. Ang tunay na nagmamahal ay ang taong handang magsakripisyo alang-alang sa kanyang minamahal. Ang tunay na nagmamahal, handa yang ialay ang kanyang sariling buhay kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus alang-alang sa atin. Sinabi sa atin ng ating Panginoong Hesus, walang pag-ibig na hihigit pa rito ang ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan, para sa kanyang minamahal. Sa makatuwid, ang pag-ibig ay ang pagsunod natin sa ipinangaral sa atin ng ating Panginoong Hesus. Nang sabihin sa atin ng ating Panginoong Hesus, iyong tuparin ang aking mga utos. Sinasabi niya sa atin na maglingkod at magsakripisyo, magpatawad at kalimutan ang mga pagkakamali, makinig at unawain ng may habag ang mga taong nagkasala. Pahalagahan at pagtibayin, hindi ang pagkasira ng isang tao. Maging matyaga tayo sa pakipagkaibigan sa ibang tao at huwag nating iwasan ang ibang tao. Tulungan natin at pagalingin, magpakumbaba, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan ng pangunawa. Ito yung mga kilos ng pag-ibig na nais sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay ang pagsunod sa ginawa at kagustuhan at kalooban ng ating Diyos at pagsasakatuparan nito sa ating buhay. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Tanungin natin, napakahirap bang magmahal? Napakahirap bang magpatawad? Napakahirap bang sundin ang nais ng ating Panginoong Diyos? Sabi ng ating Panginoong Diyos, hindi mahirap magpatawad, hindi mahirap magmahal. Kung nahirapan kang magmahal, nahirapan kang magpatawad, sinabi sa atin ng ating Panginoon, hihilingin ko sa aking Ama na magpapadala sa inyo ng Espiritu na tutulong sa inyo. Hihilingin ko sa aking Ama na magpapadala ako ng isang parakleto na siyang gagabay, na siyang papatnubay sa atin upang mas lalo tayong maging isang mabuting anak ng Diyos. Kung nahirapan tayong magmahal, magdasal tayo sa banal na Espiritu. Kung nahirapan tayong magpatawad, hilingin natin ang gabay ng Espiritu Santo upang mas lalo tayong maging maunawain at mapagpatawad. Kung nahirapan tayo sa ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos, tawagin natin ang Espiritong tutulong sa atin, ang banal na Espiritong tagapaggabayin. Ano ang hamon sa atin ngayon? Sabi ng ating Panginoong Hesus, tutulong tayo ng hindi nagbibilang. Magbahagi tayo ng may pagmamahal. Magbigay tayo ng kaaliwan ng hindi nag-iisip ng anumang gantimpala. Magbigay tayo ng walang anumang personal na interes. Mamagitan tayo ng hindi na naghahangad ng papuri. Yan ang tunay at diwa ng pagmamahal.
pagmamahal katulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Tumayo po ang lahat, sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroona ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos Amang bukal ng tanang grasya at nagsusumamong dinggininya ang mga pangangailangan natin bilang simbahan, pamayanan at minamahal niyang kawan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging mahabagin pastol na was ang Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, at mga pinunong laiko upang sa tulong ng Espiritu Santo, mapangalagaan nila maigi ang bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tularan nawa ang bawat lingkod-bayan at iba pang kawani ng ating gobyerno ang paraan ng pag-ibig ni Jesus upang maayos nila mapaglingkuran ang kawan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Matutunan nawa naming pangalagaan ang aming mga sarili bilang mga templo ng Espiritu Santo upang mabigyan namin ng papuri ang Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa tulong ng Espiritu Santo, manumbalik nawa ang sigla ng pananampalataya ng mga kapatid nating pinanghihinaan ng loob dahil sa kanilang matinding pinagdaraanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming iwaksi ang bawat kasalanang umaalipin sa aming katawan upang maging tunay na tahanan ito ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapiling nawa ni Kristo muli na buhay ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, tungayan mo ngayong dakilang awa ang aming mga pagsusumamo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili nawang bukas ang aming puso, natupdin ang iyong dakilang kalooban sa pamamagitan ni Kristong iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pigyan dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Inas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sariling buhay. Siya ang tupang maamong umako sa parusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kaniyang nilupig sa pagkabuhay niya bilang manunubos. Pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga ato, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipanan, ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin makapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawan mo sa't patuloyin sa iyong kaliwanagan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu O Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag na tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po.
bahalang pagkat kapiling ako tuwi na. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa araw ng mga ina. Ama naming mapagkalinga, dinggin po ninyong aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga ina. Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na Espiritu sapagkat sa pamamagitan nila natutunan ng mga anak kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, at kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan. Sa pamamagitan ng tapat na panalangin, pagkalooban mo po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, upang kanilang mapatuloy na madama ang iyong pagkalinga at pagmamahal. Gayon din naman ay sinasama sa panalangin ang mga babaeng walang nakakaalala, lalong-lalo na ang mga tahimik na nataguyod ang kanilang pamilya. Naglilingkod na may kababaang loob at nagtitiis ng hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa at mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko kayo habang ginagawa ng pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay sanawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpas sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at biniyaga, kayo'y makatangba ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa iyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen.
Lumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Oh,